Dahil nakadilaw ako, lemon ang gagamitin natin. Hi guys! Welcome back to my channel for this video. Sobrang excited na akong gawin to. First time ko itong gagawin. And nagka-idea akong gawin to dahil na nakakalabas na ako ng room. Dahil nag-isolate kami dito sa room ng tita ko. So, ayan. Sobrang excited talaga ako sa first time ko itong gagawin. Ito ang DIY or do-it-yourself na dishwashing liquid. And isipan kong gumawa nito para alam mo na ang dagdag kita since makakalabas na nga ako ng room, so excited na akong gumawa. And syempre, magkaroon ng income din habang hindi pa talaga okay ang buong Pilipinas. So, ayan. Kahapon, nagpa-order ako and agad-agad dumating agad siya ng gabi. Siguro after 2 to 3 hours, dumating agad yung order. Akala ko kinabukasan pa, dadating. Paano ko nakahanap ng supplier or yung may pag-orderan ako? Naghanap ako sa Facebook ng group kung saan nagbebenta sila ng mga kit or mismong buong raw material ng dishwashing liquid. So, yun. Nag-search ako sa Facebook, then nag-post ako, sabi ko, looking for dishwashing liquid kit and location is Taytay Rizal. So, ang daming nag-comment talaga and okay yung mga offer nila kaso malalayo, tapos plus shipping fee pa, parang medyo lugi na ako doon. May isa talaga na pumasa sa pasok sa budget ko, malapit, free shipping, and maganda talaga kausap siya. And ayun, si Ate Ernalyn Nieves, siya yung aking supplier or siya yung nag-deliver nung in-order ko. And sobrang smooth lang ng transaction namin. And ang bilis niyang napadala dito sa bahay. So, ayun. Mamaya papakita ko sa inyo paglabas ko ng bahay. Papakita ko sa inyo yung in-order ko. Bali, ang in-order ko, dalawang klaseng dishwashing liquid. Bali, dalawang scent yun. Kasi ang boring naman ko, isang scent lang yung ibabenta ko. So, lemon and calamansi, the usual scent sa dishwashing liquid. So, ayun. So, ipapakita ko sa inyo yung mga raw materials na gagamitin natin mamaya. Plus yung bottle. Nakuha ko kay Ate Ernalyn yung raw materials for dishwashing liquid for only 250 pesos. Free shipping fee. Plus yung bottles. Hindi pa included yung bottles doon. Nakuha ko yung bottles ng 5 pesos and 50 cents. So, ayun. 1 liter na yung kinuha ko kasi mas cheaper siya compared sa 500 ml. And yeah, oo, mas lesser yung price nung 500 ml, pero kung i-compute mo siya, mas makakatipid ka pa rin talaga sa 1 liter. So 1 liter na lang. So siguro kapag medyo bumenta-benta na yung dishwashing liquid ko, baka maglabas din ako ng 500 ml, but not so soon. Pag kumita na siya. So ayun, mamaya pupunta ako sa bahay namin para kumuha ng balde and panghalo and the pichel and the embudo. Yun. So, excited na akong gumawa, grabe guys. Hindi ko lang alam kung makakasama ko yung mga pamangkin ko dahil pag gumawa ako, baka manood sila and sumama pa sila sa video. So, let's see. And ayun lang guys. So, see you. So, ito yung bote na in-order ko. 36 pieces siya. Dito yung takip niya. So, yan. Later ko papakita yung raw materials.
yung habang kanila. Okay po ah. Hi guys! So, ayan, nandito na ako. So, magsisimula na tayong gumawa ng dishwashing liquid. Ito, dala ko na yung mga raw materials na gagamitin natin. Isang lemon, tsaka isang calamansi. So, gagawin ko na lang is yung lemon. Dahil nakadilaw ako, lemon ang gagamitin natin. So, ito, nagpagawa na ako ng sticker label. And, tada! Mura ko siyang nabili, 20 pesos. Isang ganito, isang page, ganyan. So, okay naman. Maganda rin yung transaction ko dun sa pinagprintan ko. Malapit lang din sa lugar namin. So, yan. Napakita ko na sa inyo kanina yung bottle. So, pwede na tayong mag-start gumawa. Naka-ready na rin yung 15 liters na water ko. And, yeah. Kunin na natin yung mga raw materials. Pwede na tayong mag-start dito sa ating batcha. So, ayun. Sabi ko nga kanina, naka-ready na yung water natin na 15 liters. So, ihanda na natin yung ibang materials. So, need natin ng SLES or SLES. So, ito siya, guys. Ayan. So, bubusan natin siya dito sa timba. Ayan, busan natin siya, guys. Then, salt or technical salt, pero kalahati lang muna. Base dun sa instruction na binigay sa akin. Half lang daw muna ilagay ko. Yan. Baba-baba natin para pag binuksan, hindi mahirapan. Half lang muna. Then next is yung ating degreaser or yung pangtanggal ng mga sebo. Then, ito yung aking panghalo, improvised. Ano kasi to, bakal. So, tinakpan namin siya ng tape para di sumama yung kalawang niya. So, maglagay na tayo ng water habang hinahalo natin to. Ito, lagay na natin yung ating neutralizer. So, ayan, lagay natin yung foam booster para yung ating dishwashing liquid ay mabula. Next is lagay na natin yung EDTA o EDTA. Next is maglagay na tayo ng antibac. O, diba?
Yeah, antibac. Para tanggal ang germs. Tapos, lagyan na natin yung lemon scent. Pag malakas ka, ito lang galing-galing na ganyan. Then, next is yung coloring. Then, add natin yung preservative. Para ma-preserve. Then, lagyan na natin yung remaining salt para mas lalo siyang maging thick o maging mas malapot na siya. So, yan. Haluin natin maigi hanggang sa kumapal yung ating mixture. So ayan, tapos na tayo mag mix ng ating dishwashing liquid. And dahil mabula pa siya, so baka tomorrow na natin siya ilagay sa bottle and mag-sticker. So ayun, bibidyohan ko pa rin naman paano ko ilalagay sa bote. So ayan, tatakpan na natin siya para hindi mawala yung amoy at hindi madumihan. So, see you tomorrow! Hi guys! So, ayan na. Pwede na natin siyang i-transfer sa bottle. Yay! So, ito na. Natapos na tayo sa paglalagay sa bote. So, nakagawa ako ng 16 pieces ng dishwashing liquid. Ngayon, didikitan natin yung sticker dito sa bote. Let's go! So, ito yung aking ginawang sticker. I mean, yung layout. Tapos, pinaprint ko sa labas. So, nalimutan ko pala mag-ending video. So, kung nagustuhan niyo yung video at may natutunan kayo paano gumawa ng dishwashing liquid, paki-like na and mag-subscribe na kayo sa aking channel. And punta na rin yung aking channel to watch other videos in-upload ko. And you can follow me on my social media account on my Facebook, Instagram, and TikTok. So, yun lang guys. So, bye! I bet they're gonna break it. But what the hell do you know?